Isa lang ang bahay na ito sa mga naipundar ni Buboy Garvillo sa mahigit 40 taong pagiging miyembro niya ng Apo Hiking Society. Ang ganda naman yung bahay dito. Gaano na kayong katagal dito? 84. Ikaw ba talaga nag-ano niya o si Mrs.? Ah, siyempre, siya nag-arrange niya. Ayan, may mga lumang plaka pa ako na nandiyan. Oh, wow. Ito, tapos ha? Yan, picture ng pamilya ko, mga magulang ko. Siyempre, yung mga awards. Oh, yan. Ito yung nakikita ko na yung mga picture eh. Diba, pinapakita din ko ito ang inyong ano, ha? Parang meron akong sarili display. Oo nga. Hindi, ganyan yan. Kita mo yan yung mga panahon namin. Makikita mo basta may bigote kami noon, mahabang buhok. Ito. Yan, maloko high school ka, yan. No? Parang maloko ka nung high school. Medyo. Ayan. Ikaw ba yan? O, tingnan mo. Ba't pulot ang buhok mo? Di ba gumawa ang pelikula yung... Pero totoo ba yan, Dewin? Hindi, buhok ko yun. Ano ang paborito mong lugar dito sa bahay niyo? Ito ay 400 square meters siya. Kung hindi ako dito, kasi dito sa piano, dito ako naglalaro. Tsaka may gitara ako dyan, tinutugtog ko. Dito, nagkakaraoke ako. Wow. Sa totoo lang, nagkakaraoke ako. Kasi nung nalaman ko, nung nag-retire na kami, ang dami kong kantang hindi alam. Okay. Alam ko, Apo lang. Noong taong 2009, nagkaroon pa ng multiple road shows ang Apo Hiking Society. Pero, farewell concert na pala ito ng grupo. So, noong 2009, nag-schedule kami ng mga concert. Oh, punta tayo. We have to go to Cebu. We have to go to Davao. We have to go to New Zealand. We have to go to East Coast. We have to go to the West Coast to say goodbye. Okay. So, nagdarang goodbye tour kami. So, considering yung mga ganun success nyo, bakit nag-retire? Bakit ni-retire yung group? Well, maraming reasons. No? Una-una, marami kami individually, may mga kanya-kanyang ginagawa. Additional. So, ako, I was doing on my own, was I thought, I'd go into television. Okay. I'd go into acting. Kasi yun ang hilig ko talaga. Uh-oh. Si Danny has been a consultant for different companies the past, siguro 8 years na, 10 years, ganun. Si Jim? Si Jim was teaching. Ateneo. Tapos, you know, hindi nga namin alam kung babalik siya sa Australia o hindi. Ang dami nga nag-o-offer. Magkano? Para reunion. Sabi namin, wala. Hindi, sige na. Wala. So, na nag-disband sila some few years back, ang nasa isip talaga ni Buboy is magnegosyo. Pero nakaramdaman niya na ang puso niya hindi para sa negosyo. Sabi niya, mag-artista ako. Yun. Bukod dun sa pagiging niyang isang artist pa rin sa larangan ng pag-arte at saka sa larangan pa rin ng pagsulat ng kanta. At mula nga na ma-disband ang Apo Hiking Society, nag-concentrate na lang si Buboy sa pag-artista. Lahat ng bagay sa ating buhay ay kalooban ng Diyos. Dati mga pare, ganyan. Oo nga, papanood kita. Tapos naging tatay, ngayon wala, papuntang lolo na ako. Pero bago pa man naghiwalay ang grupo, sumasabak na noon si Buboy sa showbiz. Tayo. Katunayan, nakasama niya ang dating beauty queen na si Melanie Marquez sa pelikulang Close to You noong 2006. Bistik ang tawag niyan dito sa amin. Kung saan gumanap sila bilang mag-asawa. Buboy, you know, I love him so much. He's such a gentleman. And very funny, kasi pag nagsama kami, nakakatawa nga first time namin ha. Parang as if naman, we know each other for a long, long time ago. Of course, who will ever forget yung Apo Hiking Society? I admire him a lot. Hindi ko akalain na Buboy can act well. Mas magaling siyang aktor. Tumayo naman si Buboy bilang amain ng teen star na si Bea Binene sa fantaseryeng Alice Bungisngis and Her Wonder Walis noong 2012. Hindi na lang kita na mga dami to! Anak, anong nangyari dyan sa kamay mo? Si Tito Buboy, isa siya sa mga naging tatay ko na talagang parang naging tatay ko talaga. Magaan siyang katrabaho, tatay na tatay. Tapos sobrang mabait, sobrang humble. Tapos siya yung tipong artista na kapag kailangan mo, i-approach mo lang siya, sasagot siya sa'yo. CJ, you can call me daddy already! Kung sa pelikula, madalas na gumaganap si Buboy bilang isang family man, sa tunay na buhay, kumusta naman kaya siya bilang asawa at ama sa kanyang dalawang anak? Nung bata yung mga anak ko, yung maliliit, medyo
hindi ko sila masyadong na basic sa kanila. Nasubaybayan dahil yun na yung panahon niyo ng television. Tapos, meron ka bang ano daw parang regrets? Oo naman, syempre. Ngayon nararamdaman mo na yung nang binata na sila, tandaan sila parang uy, antay ko na miss ang ganun. So binawi ko. Sa pagtatapos ng isang yugto sa tunay na buhay ni Boboy Garvillo, isang pintuan naman ang nagbukas ng panibagong mga oportunidad para sa kanya. At kahit tuminto na siya sa paggawa ng musika, sa ibang paraan, patuloy pa rin naman siyang nakapagpapasaya. So ano ang aral ng tunay na buhay ni Boboy? Dapat may plano ka sa buhay. May plano ka sa buhay. At saka, yung sinasabi nga nila yung plano mo sa buhay, pupursigihin mo, di ba? Lahat ng ginagawa mo papunta ron. Di ba sinasabi nga lang, the secret. Di ba? Everything, every day, what you do is towards that dream of yours.